Dalawang araw na hindi lumabas ng kwarto si Caroline. Hindi siya pumapasok sa eskwela at di tumatanggap ng kahit na sinong bisita. Dinadala na lang siya ng pagkain sa kwarto. Nagkataong kailangan magpunta ng daddy niya sa Hong Kong sa loob ng tatlong araw. Alalang-alala na si Yaya doon sa kanya. Napabilis na rin yung pagbalik ng daddy niya. Ba't ka ba nagkakaganyan ha, Caroline? Galit na sita nito. Pagkarating na pagkarating. Pangatlong araw na siyang hindi lumalabas ng kwarto. I want him, Dad. I love Brent. Ibigay mo lang ni Lolonia and ask him to marry me in return. Pero Caroline, magpapakamatay ako kapag... Wag na wag mong gagawin yan. You know me, Dad. Kaya kong gawin kapag sinabi ko at hindi ako nananakot. Gusto ko lang malaman mo sa ngayon, Stephen means everything to me. Bakit to ring? Maang natanong ni Bayani sa yaya ni Caroline. Napapagbuksan niya ito. Sunod-sunod ang pagkatok nito sa pinto ng kanyang kwarto. Kasama nito si Georginette. Senyor, nag-aalala ho kasi ako eh. Si Caroline kasi kanina pa namin kinakatok na Georginette ang kwarto niya, pero hindi sumasagot. Ha? Bigla siyang kinabahan ang banta ng anak ilang araw na nakakaraan. Akin ang duplicate key. Bilis! Humango si Bayani sa kwarto nito habang kasunod si Yaya Doring at Georginette. Nang ibigay na matandang duplicate key, halos manginig ang kamay niya sa pagbubukas ng pinto ng kwarto ni Caroline. Marahas niya iyong itinulak. Nadatnan nila nakahigya ito sa kamat para natutulog lang na mahimbing. Pero napatili si Georginette na mapansin ang butil na sleeping pill sa wala ng laman malapit sa kanang kamay nito. Caroline! Mary, my daughter. Yun lang ang kondisyong hinihingi ko sa iyo para aprobahan ko ang 20 million loan mo. Nabigla si Brent sa sinabi ni Mr. Villaverde. Pakakasalan niya ang 18 anyos na si Caroline na kanila sa pagiging spoiled brat? Nagbibiro lang kayo, Mr. Villaverde? Mas gusto pa rin niyang isipin nagbibiro lamang ito. I myself wish that this is all about a joke. Humugot ito ng malalang mahininga. Sabay tayo mula sa kinupuan at inawi ang Venetian blind sa bintana ng opisina nito na nasa third floor ng business center ng Villaverde Group of Companies. But I am serious, Brent. For heaven's sake, para nang aprobahan yung loan ko, kailangan niyo akong hinga ng ganito kalaking pabor? Look, Brent, hindi ko gusto ito, believe me. But my daughter loves you so much. I think she's crazy about you. Napailing siya. Hindi alam ang iisipin. Nag-overdose siya ng sleeping pills. Kanina lang siya nagkamalay. What? Ginawa niya yon? Tumango ang matanda. And I was scared to death. I thought I'm going to lose her. Nang mamatay sa isang plane crash ang asawa at panganay kong anak, kay Caroline na lang umikot ang buhay ko. Yung siguradong dahilan kung bakit naging overprotective ako sa kanya. Ayoko siyang masaktan at mabigo. Kahit maraming nagsasabi sa akin na mali ang sobrang pagmamahal ko sa kanya. Gusto ko lang namang makitang maligaya siya at kasama ko sa gusto niya. Ganun ba, Mr. Villaverde? Ganun na nga, Brent. At ngayon lang siya na in love. Mukhang sa'yo na lang umiikot ang buhay niya ngayon. In fact, siya nakiusap sa akin na aprobahan kong loan mo. Mukhang nga nagkamali kayo ng pagpapakalaki kay Caroline, Mr. Villaverde. Anong akala niya sa akin? Isang stuffed toy na nagustuhan niya? Hindi mo ba naiintindihan? My daughter is a young woman in love. Kahit ako hindi pa bar sa hinihingi niya. Kaya nga nag-attempt siya mag-suicide. Pero nag-alala kung baka ulitin niya iyon. I don't want to lose her breath. She's all I've got. And you expect me to marry her? Nakatiimbag ang natanong niya. Hindi mahirap mahalin si Caroline. Ang kapalit noon ay loan sa DBY Lending. No collateral needed. At handa ko ibigay lahat ng financial assistance hanggang sa may bangon mong Montreal. Isang matamang titing lamang sinagot ni Brent sa matanda. Hindi niya mapaniwala ang handa itong ibigay ang ganun kalaking pabor kapalit ng kahilingan itong pakasalan niya ang anak nito. Siguro maintindihan lang niyang ginagawa ni Mr. Villaverde kapag naging ama na siya, but he did not like the idea. Isa lang hinihingi kong kapalit, Brent. Pag-aralan mong mahalin ang anak ko. Naisip ko mabuti na at sa isang mature na lalaki siya na in love. I know she will learn a lot from you. At kaya mong unawain na pagiging childish niya at ang mga tantrums niya. Pero magkaiba tayo ng prinsipyo, Mr. Villaverde. Sagrado pa rin tingin ko sa marriage. Gusto kong ako ang pipili ng babaeng pakakasalan ko, hindi ang sirkumstansya. At ang babaeng pakakasalan ko yung kilalang kilala ko at malalim ang pagmamahal ko. Hindi sa isang spoiled brat tulad ni Caroline. Kasalanan ko kung naging spoiled man siya. Kaya nga ako naman nakikiusap sa'yo ngayon. Baka mag-mature si Caroline kapag pinakasalan mo. Isang buntong hininga pinakawala ni Brent. Kanina pa gusto magputukan ng mga ugat niya sa noo. Pakiramdam niya yung may conspiracy ang mag-ama para gabitin siya. Pero on second thought, hindi ba yun ang pagkakataong hinihintay niya? Ang magkaroon ng multi-million loan na gagamitin niya sa pagsalba ng Montreal. Napakalaking kumpanya niyon. Kumbaga sa bahay isang major renovation at malaking halaga ang kailangan doon. Muli siya magsisimulang umangkat ng mga ibibird na baka. Hindi papayag si Brent na mawala na lang ng gano'ng Montreal. Umaabot sa 2,000 trabahador na mawala ng trabaho.
para sa kanyang mga ninuno? Gusto niyang ibangon at muling pasiglain ng kumpanyang kinikilala noon? Habang nag-iisip siya ay may nilabas si Mr. Villaverde mula sa drawer. Ininapit ito iyon sa harap niya. Pirmado ko ng approval ng loan mo, Brent. Buo ba ang tingin niya sa mga papeles? Nakanda ba siyang pakasalan si Caroline Villaverde para lang maibangon ang Montreal? Sinilipan ni Brent ang picture na dalaga na nasa isang frame na nakapatong sa ibabaw ng shelf. Kuha yun ang dibo nito. Isa lang yun sa mga picture nito nakadisplay sa shelf na nasa likuran ni Mr. Villaverde. I must admit, she's beautiful, pero hindi ang tipo kong papayag na bilhin ng isang babae. Sa halip na magdesisyon, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Kasabay ng pagkibit ng mga balikat, nagpaalam siya kay Mr. Villaverde. Pag-iisipan ko muna ito, Mr. Villaverde, but to be honest sa kanya, I find the idea absurd. Naiinis si Brent na lamang tangkang pagpapakamatay ni Caroline. Para sa kanya isang kabaliwan iyon at hindi niya gustong patulan ng kababawan ito. Pero hindi niya may kakailang magandang offer ni Mr. Villaverde. Kung tutuusin, napakadali para sa kanyang pakasalan si Caroline. Pero dagok sa male ego niya ang ganoon. Para siyang binibili nito. Marami na namang marriage of convenience ngayon, Brent. Sabi naman talik ang kaibigan na si Enrico. Tumuloy siya sa opisina nito na halos katabi lang ng business center ng mga Villaverde. Nakita ko na si Caroline Villaverde. She is a good catch, pare. Bukod sa stunner, she's the only heir of Bayani Villaverde. Magagamit mo ang impluwensya ng daddy niya. Hindi ko kailangan ng impluwensya ng Bayani Villaverde, pare. Ang kailangan ko ay inuloan kong capital para sa gagawin kong pagbangon sa Montreal. At alam na alam mong allergic ako sa mga spoil brats. They only mean headache. Pero kailangan mo siya ngayon. Para sa akin, kung sagradong bagay ang kasal, I don't want to regard it as a business deal. Kapag bumayag ako sa gusto mangyari ni Mr. Villaverde, anong iisipin ng marami? Ibinenta kong pangalan at dignidad ko sa babaeng yun? Kung sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya, patutunayan ko sa kanyang hindi lahat. Wala namang magiging problema, pare. Lalaki ka, ikaw masusunod. Kung talagang may sungay ang Caroline na yun, kayang-kaya mong baliin yun. Give yourself time para matutunang mahalin ang babaeng yun. Kung hindi naman, bakit mapipilitin ang sarili mo? Treat it like a business deal. Ang importante ay maibangon mo ang Montreal. Saglit na nahulog si Brent sa malalim pag-iisip. Ano nga kaya kung pumayag na lang siya sa deal at gamitin yun para sa interes ng Montreal? Isang malalim hininga ang pinakawalan niya sa kaumuna at sa pagkakaupo. I think I will take your advice, Enrico. I will marry that spoiled brat. Hindi halos nabawasan itong pagkain mo, Caroline. Sabi ni Yaya Doring. Pangatlong araw na niya sa ospital. Tingnan mo yung katwiran mo. Nainlove ka lang sa lalaking yun, nabaliw ka na yata. Hindi mo naman alam kung gusto ka rin ng lalaking yun. Alam kong mamahalin niya rin ako, Yaya Doring. Walang imposible kay Caroline Villaverde. Hindi lahat ng tao ay katulad ng daddy mo na pwede mong diktahan. Sabi nito habang nagliligpit ng kinainan. Kahit tutukan mong lalaking yun, kung hindi kanya mahal, hindi ka pakakasalan nun. At dapat mong tanggapin yun. Napamuntong huninga siya sa kahit o pinukol ng matalim na tingin. Gusto mo umilom ulit ako ng isang bote ng sleeping pills, Yaya Doring? Gusto mo bang gawin ulit yon? Sandali, ibibili kita. Pagkasabi niyon, inis na tumaligod ito. Pagbukas sa tanong pinto, isang malaking bultong sumungo roon. Natulala si Caroline pagkakita sa lalaki. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Parang namalikmat ang napatitig sa mukha ni Brent. Very casual ang suot nito. White signature shirt and black jeans. Pakiramdam niya yung lumiwanag ng gustong paligid. Buo ba ang lahat ng mga anghel sa langit? At sabay-sabay pumailan lang ang mga paborito niyang love song na pinakasikat ng mga boy bands. Anong ibig sabihin ng pagdaro ni Brent? Tuluyan ang namabas ng hospital suite si Yaya Doring habang papalapit naman si Brent. Kahit may dalang bulaklak, napakatipid ng ngiti sa labi nito. Nakadagdag sa nararamdaman niya, nakaba ang matamang pagkakatitig nito sa kanya. Sinabi sa akin ng daddy mo, ang ginawa mo. Sabi sa mga ito, sa mabigat na boses. Totoo ba si Brent? Bakit parang lahat na lang ng bagay dito ay perpekto? His physical attributes, lalo na mga mata at mga labi, ang magandang bagsak ng buhok na parang napakabango, ang matangos na ilong, at ang mamalamalang mga labi na parang nangangako ng masarap na halik. Akala noon ni Caroline sa mga pahina lang ng romance novels, nag-e-exist ang lalaking katulad ni Brent. Dream man material, kaya hindi niya matanggap ang pangangantsaw ng mga kaibigan sa ginagawa niyang pag-overdose ng sleeping pills para lang dito. Kamusta ka na? Tanong nito matapos iabot ang dalang bulaklak. Eto, parang atakihin sa puso sa pagdating mo. Medyo okay na. Ani ang pililit magmukhang relaxed. Alam mo ba kung paano mo tinakot ang mga taong nagmamahal sa'yo sa ginawa mo? Napamaang si Caroline sa tono nito. Galit ba siya sa kanya si Brent? Alam mo ba ang selfishness ang ginawa mo? Dugtong nito bago pa siya makapag-react. Selfishness? Maangyang ulit. Yeah!
Hindi mo ba naisip kung paano nag-alala ang daddy mo? He loves you so much. Kaya ang lahat ng gagawin mo, sinusunod niya kahit mali na. Pero ganun ka ba talaga? Walang pakialam sa feeling sa mga tao nagmamahal sa'yo. Nawalan siya ng hibo? Nagpunta ba si Brent para pagalitan lamang siya? Why did you do that, Caroline? Because I love you. Damn you. Gustong gusto niyang kumawala mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. Pero nakakaduwag pala. Hindi pala niya kayang sabihin iyon sa harap nito. Why do you have to resort to that? I thought you are a woman, a grown up. I did it because I love you, Brent. Sa wakas, nakaipon siya na lakas ng loob na sabihin iyon habang nakatitig sa mga mata nito. Isang nanunuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Kaya kinumbinsi mo ang daddy mo na aprobahan ang loan application ko kapalit ng pagpapakasal ko sa'yo? Saglit na tahimik si Caroline. Hindi niya alam kung mahihiya. I just wanted to help you. You're not helping me, darling. Binibili mo ko. Naggalawan ang mga muscles ito sa panga habang nagsasalita. I'll be honest with you, Brent. Ngayon ko lang naramdaman to. Tutulungan ka namin ni daddy na may bangon ng Montreal basta mahalin mo lang ako. Buong tapang niyang sae. Itinoon nito ang tingin sa labas ng bintana ng ospital. Nang waling tumingin sa kanya'y makahulugan, ang titig nito. Are you willing to marry a man who doesn't even love you? I will teach you to love me, and I'm willing to do everything, just love me. Alam mo bang allergic ako sa mga spoiled brats sa katulad mo? Call me whatever you want. Kung magiging wise ka lang, pakakasalan mo ako dahil kailangan mo ng tulong ng daddy para maibangon ang kumpanya ninyo. Isang sarkasikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Brent. At payag kang pakasalan kita, dahil alam mong yun lang ang dahilan ko? Naniniwala akong darating ang panahon. Iko-consider mong maswerte ka dahil sa iyo ako na in love. Ibang klase ka rin, no? Naiiling na sabi nito. Pero sa lahat ng ayoko yung sinasagi ang male ego ko. Pakakasalan kita. Pero gusto ko maging malinaw sa iyo. I won't promise you heaven. Dahil hindi ko ugaling mga ako nang hindi ko siguradong kaya kong ibigay. Sa harap na matakot sa babala, kaligayahan pang naramdaman ni Caroline ng mga sandaling iyon. Does that mean you're going to marry me? Tanong niya. Matagal bago ito sumagot. It's only because I needed the loan. Conceited rotten child. Bulong ni Brent sa sarili habang nagmamaneho. Nagingit ang loob niya matapos na buong kaparangka ang ulitin sa kanya ni Caroline ang gusto nito mangyari kabalit ng kinukuha niyang loan. Naiinis siya sa isiping kailangan pang isang lang kanyang pangalan sa mag-ama para lang maibangon ang Montreal pakiramdam niya. Isa siyang batang nalulunod. Bago man abutan ang makakapitang kahoy na mag-among bayani at Caroline, pinaglaruan muna siya. Kung nung una hindi matanggap ni Brent na itinuring siya ni Caroline na isang marvelous Chavez doll na madali nitong mabibili, ngayon lang ipinagingit-git ang kalooban niya ang kayabanan ng pagiging conceited nito. Sige, pakakasalan kita. Pero kung akala may mananalo ka dahil sa masusunod ng gusto mo, well, this time I'm going to teach you a lesson. Kung lahat na magustuhan mo yung nakukuha mo in one snap of a finger, ngayon hindi ako kasama sa mga yon. Because love is gained, not for sale. Makikita mong may katwiran ng kaibigan niyang si Ernico. Pwedeng siyang samantali ng pagkakataon na pabor sa kanya. Kasabay ng pagtuturo ng leksyon kay Caroline. Papakasalan kita, pero matatauhan ka dahil pagsisiyan mo ang ginawa mong pagbili sa pangalan ng pagkatao ko. Nagpunta si Brent sa opisina kanina. Bumungad kay Dominic ang daddy niya. Aral ng paglabas niya ng ospital, napansin niyang hilaw ang ngiti sa mukha nito at sinabi niya sa akin na payag siyang pakasalan ka. Itinigil ni Caroline ang pagsusuklay ng buhok sa harap ng hawak na salamin. Hinarap niya sa mga mata ng amang kaligayahan para sa kanya. Aren't you happy for me, Dad? Nagkibit ito ng mga balikat. Kung masaya ka, masaya na rin ako. Yumakap siya rito. I am very happy, Dad, and thank you so much. Kung hindi dahil sa iyo, hindi matutupad ng wish kong ito na makasal kay Brent. Pero inuulit ko sa iyo. Ito ang huling pagkakataon pagbibigyan kita sa gusto mo. Humiwalay siya mula sa pagkakayakap dito. Promise, Dad, wala na akong hihilingin pang iba at sa lahat na binigay mo sa akin, this is the best. Yeah, I think so. Dahil kung naging ibang ama siguro ko, hindi ako papayag sa kalokohan mong to. To be honest with you, I'm a little bit worried. Alam naman nating pakakasalan ka lang ni Brent dahil sa 20 million loan niya. Natatakot ako ngayon sa kahinat na ng marriage ninyo. Dad, you don't have to worry. Pagpapanatag niya sa loob nito habang pinaglalaroan ang necktie nito. I will be happy with him dahil mahal ko siya. But he doesn't love you. Nasisiguro kong matututuhan din niya ako mahalin ka agad, Dad. Wala akong gustong mangyari na hindi nangyayari. I was born a winner, Dad. Sa akin, oo. Pero sa kanya, hindi ka nakakasiguro. He is a man who would stick to his principle. A very dignified man. Baka napilitan lang siya dahil sa hinihingi ng sitwasyon niya. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Dad. Ang importante ngayon pagkatapos ng dibo ko, ang grand wedding naman namin ni Brent ang dapat nating paghandaan. Shit! I hate this! Muling sinuntok ni Brent ang manibela.
Pauwi na sila ni Tito Rodrigo at hindi niya nagustuhan ang tinatakpan ng pag-uusap nila tungkol sa nakasalang magaganap. Kanina ka pa galit, Brent. If you don't want this whole thing, bakit magpapaksil ka ba sa babaeng yun? Do I have to explain the obvious, Tito Rodrigo? I don't have enough resources para isalba ang Montreal at ayoko mawala na lang ang tradisyon kung sila kilala ang mga Ricamonte. Besides, paano na mga taong umaasa sa pagkakakitaan dito? Bakit kasi hindi ka pa pumayag na ipagbili na lang ang Montreal sa mga Villaverde? Para ko na lang yung pinagbili ang dignidad ng mga Ricamonte, Tito Rodrigo. Kung buhay lang si Papa, hindi siya papayag na mangyari yon. Pero sa nakikita ko, napipilitan ka lang pakasal sa anak ni Bayani dahil kailangan ko ang tulong ng daddy niya. Kung tutuusin, dapat mo lang ipagpasalamat na in love sa iyong anak ni Bayani. Bakit kayo pagpapasalamat, Tito Rodrigo? Pakiramdam ko, tinutusukan ako ng mag-amang iyon. Kung gusto ko magsamantala ng pagkakataon, pwedeng akong lumapit at maligo kay Caroline, pero hindi ko nagawa. Well, bakit di mo lang pag-aralang mahalin ang only heir ng Bayani Villaverde? So, heso nito, I don't know kung magagawa ko, Tito Rodrigo. In fact, I am mad. Nakita niya naman kanina kung gano'ng ka-manipulative si Caroline. Pero nagkamali siya ng lalaking pakakasalan dahil hindi akong klase ng taong magpapanipula sa kahit asino. Natatauhan sa akin ang Caroline na yon kapag kasal na kami. What do you mean, Brent? May pinaplano ka? Tumango siya. Pagsisisiyan ng Caroline na yon ang pagbilis sa pangalan ko. Tuturuan ko siya ng leksyon hindi naturo sa kanya ng tatay niya. Nakatiimbag ang nabanta niya. Nangyaring gusto ni Caroline na isang ingranding kasalan na maganap. Kahit ang gusto sana ni Brent ay isang simpleng kasalamang. Parang pesa sa buong Santa Monica dalang convoy pa lang papunta sa simbahan, tumawag na ng pansin sa mga residente. May escort pang mga polis. Nandun ang lahat ng mga mahalagang tao sa Santa Monica. Laro na in love si Caroline sa kanyang groom dahil napakasimpatiko sa suot na Giorgio Armani suit. Para itong isang modelo lumabas mula sa mga pahina ng isang colorful magazine. Oh my! He is so gorgeous! Nang ibigay siya ng daddy niya kay Brent, isang tipid ng ngiti sa mga labi nito, ang nakita niya na parang pinag-aaralan pa nito. Si Caroline na yata ang pinakamaligayang babae sa buong mundo habang ikinakasal sila ni Brent. Pero nang mapansin niya naging mabalasik ang mga mata nito, gusto ring mawala ng ngiti sa kanyang mga labi. Habang sinasabi ni Brent ang marriage vow at isinusot ang singsing sa daliri niya, wala siyang nakitang ningning sa mga mata nito. Lalo siyang kinabahan ng mahuli ng matalim na tingin na sa kanya. Galit ba si Brent? Pinilit ni Caroline burahin sa isip ang pangamba. Nangyangat itong belo niya para halikan siya, alam niyang nagningning ang kanyang mga mata. Excited siya dahil sa kauna-unang pagkakataon, maranasan niyang mahalikan. Pumikit siya habang hinihintay ang paglapat ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Caroline ang kamay ni Brent sa braso niya at ang dahan-dahang paglapit ng mukha nito sa kanyang mukha. Para siyang idiniduyan sa mabangong hininga nito. I love you, Brent. Anas pa niya bago maglapat ang mga labi nila. The kiss lasted for almost 7 seconds, pero bakit wala siya nadaramang alam doon? Kung sa init na salat sa damdamin, napadilat siya bago pa matapos ang halik. Huwag ka masyado magpakasaya, Caroline. This doesn't mean that you've won. Bulong nito. Lalo siyang kinabahan, pero na-divert ang atensyon niya tapos malakas sa palakpakan ang paglapit ng kanyang mga well-wishers. Kailangan niyang harapin ang mga ito na nakangiti at magkunwaring maligayang maligaya siya kahit may takot siya nararamdaman.